Magandang umaga po kabayan, magandang umaga po mga nakikinig. Morning po. Po. Nabanggit kasi sa mga balita na ang Quezon City pinayagan na ng National Task Force na gamiting pang first dose ang nakatabi niyong supply ng Sinovac na dapat ay para sa second dose. So ang mga reaction po ng ating mga kababayan na bakunahan ng first dose, baka naman hindi sila mabakunahan ngayon ng second dose. Ah, okay. Magandang tanong po yun. Nung pinayaga, bago po namin ginawa po yun, at humingi muna si Mayor ng paalam sa national government na isisigurado na magkakaroon po ng second dose lahat ng mga in-advance namin to first dose. So, nung binigyan naman ng go signal si Mayor, doon lang po kami kumilos na para i-distribute yung mga second dose for first dose. Apo. Hello? Apo. Minabanggit naman po ang Department of Health na hindi raw po sila pabor na paglaanan na mas marami bakuna ang NCR. So may epekto po ba ito sa inaasahan nating supply na bakuna sa Quezon City? Wala naman po. They made sure naman po na every time there's an allocation, it's for the entire NCR and it's divided depending po sa laki ng city. No? Like for example, meron po kaming meeting in about 15 minutes para pag-usapan din yung allocation ng mga bakuna. Opo. Sa ngayon po, with regards to Sinovac, no, just to clear it up, no, meron kami natanggap ng 110,000 na Sinovac vaccine. 110,400 Sinovac vaccine. Siguro mga yung 55,200, ito yung nakalaanan na first dose. Tapos another 40,000 na galing sa second dose. Na minove namin to first dose. Oo. So meron kaming natitirang mga 15,200. Ngayon, itong 15,200 na second dose, kakatabi lang yan. Mm-hmm. Pero malalaman namin po ngayon kung pwede namin gamitin na rin yan for first dose. Mm-hmm. At kailangan rin namin yung assurance ng national government, which I think they gave us already, na before the middle of June, dadating na rin yung second dose ng first dose sa mga to. Kasi doon naman siya i-administer, which is, di ba, 4-week interval. Oo. Mga kailangan, ilan noong kailangan na dose para sa second dose? Mga ilan niya? Ilan libo? Basically, ang kailangan namin is around mga 95,000 na pang second dose. Oo. Mm-hmm. So kailangan po, matiyak muna ninyo, kung gagamitin niyo yung pang first dose, matiyak ninyo sa national government na may pampalit sila para magamit naman niyo sa second dose. Actually, tiniyak naman nila eh. Tiniyak na nila at sinabi nila sa amin na by that time, dumating na or if not, yung allocation or yung delivery ng Sinovac vaccines is arriving kasi alam ko mga first week of June eh, uh-huh. Or anytime now. No? So kasama yon yung second dose namin, nandun siya. Opo. Nabanggit po ninyo na 4 weeks, tama po ba ang interval ng first dose and second dose? Yes, 28 days po. Okay. So wala naman po tayong magiging problema sa mga, at least yung mga talagang una pa nating nabakunahan ng Sinovac, hindi po ba mapapaso itong 4 weeks nila bago po dumating yung supply for second dose? Hindi naman po. Ilan siguro ang gustong tiyakin? Gustong tiyakin ng mga taga Quezon City na yung second dose nila may babakuna sa kanila at hindi madidelay. Correct. Opo, kami rin naman, yung lokal na pamahalaan, hindi kami kikilos na walang assurance coming from siyempre, the national government. Opo. Opo. Mga ilan libo pa ang kailangan bakunahan sa Quezon City, Konsyal? Kabayan, we are only at the moment, nasa around 14% of the entire population. Ang target po natin is 70%, no? So, nasa hindi libo, no? Mga nasa million pa tayo bago ma-achieve natin yung herd immunity. Kasi we are at around 300, as of May 23, naka 309,680 na tayong na-administer ng doses ng mga na vaccine, no? At of that, 235,052 ang nabigyan natin ng first dose, tapos 74,566 ang nakatanggap na ng first and second dose. Okay. Maraming salamat po, Konsehal, at good morning. So, good morning po. God bless po sa inyo.